Guys, welcome to my channel. Today, pumasyal tayo dito sa Novaliches para bisitahin itong R&H Tire Supply kasi meron akong ipapaayos dito. At the same time, I'd like to take this opportunity para maibahagi sa inyo kung saan ako bumibili ng mugs and tires kasi maraming nagtatanong saan ka bumibili ng mugs and tires. Well, ito yung R&H Tire Supply. Located siya sa Quirino Highway dito sa Novaliches sa Quezon City. Ang dami kasing mga tire shops, di ba? So, kailangan na kilala mo din at maganda yung service. Dito naman, maganda yung experience ko kaya gusto ko i-share sa inyo. Kasi alam naman, marami ngayon mga lumalabas ng mga fake na mugs, ano? So, kailangan maingat din tayo. I'll share with you my experience here and hopefully makatulong. Halika, samahan niyo ako. Dito sa R&H Tire Supply, meron silang mga packages. Ano? So, pag bumili ka ng mug wheels, may mga tires na available na package na. So, depende sa budget mo. So, libre na rin yung wheel balancing, pati yung lug nuts. And then, they also do yung home service, meaning to say, you can deliver to your home. Ano? And then, pwede kang magbayad ng cash or credit card. So, may option ka. By the way, pumunta ako dito kasi ipapaayos ko itong aking fender liner, no? Kasi yung aking tires na 285/50/20 sumasayad dun sa fender sa full turn. Kasi normally sumasayad talaga yan, so kailangan mong gamitin ng heat gun. Pero pag nagtatagal, bumabalik uli yung plastic, so kailangan kong ayusin. So hopefully, meron silang permanent solution para hindi na bumalik yung issue. So ito, ipapakita ko sa inyo kung paano nila ito gagawin. Makita nyo dito sa fender liner na ito, para may nakabukol dito, yan o, dito sa area na to. Dito siya sumasabit kapag ka nag-full turn ka. Maliit na maliit lang yung clearance. So, ang gagawin natin, kakailanganin natin na paluwagin ito, kalasin ng konti. Ito, kita mo, may sabit siya, no? Makita mo yung sabit niya, no? Pagka full turn, sumasabit siya. So, gawin natin ng paraan para hindi siya sumapit. Bari, ang solusyon kasi dyan is tatabasin mo ito ng konti, no? Pero, meron niyang parang plastic dun sa likod, eh. So, kahit painitan mo, pag tinulak mo, konti lang yung ano, natutulak niya. So, kailangan tabasin mo yung loob, saka itong labas, bago mo uli i-fix para magkaroon ngayon ng clearance. So, ngayon, kinakalas nila ito ngayong fender. Yan, no? Tapos, dun sa loob, yung naka-umbok dun sa loob, tatabasin natin. Yun, dapat meron kang matalas na cutter. Tinatanggal niya ngayon yung plastic dun sa loob. Yun nakabukol dun eh. So, pag natanggal yun, pwede mo na ngayong maitulak itong plastic. So, yan. Maliit lang yun. Naitutulak mo na ngayon. Kasi, kung nakatukod yun sa likod, syempre nakabukol. Yun. Nung matanggal yun, so, ibabalik na ulit natin. So, simple lang. Nung matabas na yung loob, kailangan mo ring tabasin yung labas kasi meron konti pang yan, nakalabas dyan eh. By the way, meron pa palang tornilyo dun sa ilalim, so kailangan pasikipan mo din dun, ano, sa ilalim yun. So tatlong yung tornilyo dun sa likod. After ma-fix mo dyan, tatabasin natin yung sa harap para hindi na siya sumayad. So, katulad nung ginawa dun sa loob, ganun din dun sa labas. This is the alternative way dun sa pinapainitan. Normally, pinapainitan mo yung plastic para lumambot, para maitulak mo yung paloob, para hindi sumayad yung gulong. In this particular case, ibang way naman. Kailangan mong magtanggal ng plastic. Kinakat niya ngayon yung plastic part na yon para hindi na sumabit. So, permanent na, hindi na siya sasabit. So, mamaya, titingnan natin kung nagkaroon talaga ng clearance. Di ba, nakita nyo kanina na sumabit talaga siya.
Okay, tapos na siya. So, tingnan natin kung may improvement. Dito, makikita nyo na magkaroon na siya ng clearance. Yan, may clearance na siya. Compared mo dun sa dati, kanina, di ba, sumasayad. Yan, kita nyo, may sayad dyan. Ngayon, wala na. Meron na siyang clearance. So, hindi na siya babalik kasi permanent na natanggal na natin yung bukol dun na sinasayada niya. Ang kagandahan dito sa Montero, wala siyang mudguard dito sa harap. Kaya hindi mo na kailangan ding tabasan doon sa likod. Kasi pag lumiko ka ng full turn, minsan walang clearance yan. Dito, okay na siya. So, nagawa natin yung sa left side. So, same procedure din yung gagawin dito sa right side. Tanggalin mo rin yon. And then, yung plastic, ikakat mo nung cutter para pumasok paloob yung yung plastic na yan, no? Depende rin kasi sa offset ng mags mo, saka yung gulong na ikakabit mo, Pero kung gusto mo mas maganda ang forma, siyempre mas maganda yung medyo nakalabas. Kaya lang, ang disadvantage nga nun, isasabit. So, kailangan gawin mo ng paraan. So, hindi ka basta-basta maglalagay talaga ng mags kasi sasabit yun pagka malapad masyado yung gulong mo. So, depende rin yan sa design ng sasakyan mo, no? Depende sa wheel well. Napansin ko yung sa Everest, medyo malaki yung wheel well niya. So, para hindi sasayad, no? Yung iba naman, mas maliit yung wheel well. So, pwede talagang sumayad yung gulong mo. Since nandito na rin lang tayo, titingnan natin yung mga mags na binebenta niya para magkaroon din kayo ng idea. Okay, tingnan natin yung mga mags na available. Ito, napansin ko, meron dito yung Black Mamba size 22. Maganda yan sa mga SUV. Kaya lang, low profile ang tires mo dyan. Ito naman yung Shogun. Bagay yan dun sa Montero. Ang price range nito, sabi niya, mga nasa 55,000 daw. So, marami kayong pagpipilian dito sa mag-wish for SUV, no? Meron silang size 17, meron ding 18, merong 20, meron ding 22. So, depende sa kung ano yung kung ano yung type nyo. Ito yung Black Mamba, nandito yung Fuel. So, ang range nito nasa 50 to 60,000. So, depende kung anong budget nyo, ha. Ang favorite ko talaga yung Fuel Contra, yung nakakabit sa Montero ko, no? Kasi ang design niya, simple pero astig. At mapansin mo, kahit sa ang SUV bagay siya, pwede siya sa Montero, pwede siya sa Trailblazer, pwede siya sa MUX, pwede rin sa Nissan Terra, pwede rin sa Fortuner. Ito nga pala yung Fuel Vapor. Ito yung design na bestseller ng Fuel. Maganda yung look niya, parang timeless kaya maraming bumibili nito. Very popular yan. Okay, discuss naman natin sandali yung mga tires. Pagka size 17 yung mags mo, normally, mas maganda rin yan kasi mas makapal yung gulong. So, kapag 17 ang aspect ratio, normally, nasa 70 pwede. Yung babat, 265, 70 by 17. So, mas makapal yung gulong mo. So, mas maganda yung ride. Ang next naman doon yung size 18. Pagka naman size 18, ang aspect ratio niya is mga 65 series naman yung gulong mo. Kung size 20 naman, ang aspect ratio normally 50 or 55. Pwedeng 265, 50, 20 o 275, 55, 20. Yan ang mga normal na size ng gulong. So, depende kung ano yung looks na gusto mo. Kanya-kanya rin, eh. Meron din nga pala siyang pinakita sa akin na pinupush niya ngayon itong Sumac na all-terrain tire. Ang tire pattern niya parang sa BF Goodrich, no? Yung KO2. So, maganda. Mukhang tahimik ang ito, ang rolling nito, no? So, this is very affordable budget meal. Mga 6,000 daw per piece ito. As against yung BF Goodrich, nasa more than 15,000 ng isa nun. So, almost kalahati. Wala pang kalahati yung presyo nito.
Yung Monster nasa mga 8,000, 8,500. So ito ho, itong itsura niya, nakabit sa ano, no, sa fuel ano. Yan, ganyan ang itsura niya. So kung city driving ka lang, pwede na 'to. Budget meal talaga siya, murang-mura. Kung gusto mo nung mga expensive, yung BF Goodrich, nagbebenta rin sila. Yung Nitto, Terra Grappler, meron din sila. By the way, yung mga mugs nga pala nila, hindi yan on stock lahat, no? So, kailangan tumawag ka muna, i-check mo kung merong stock. And then, kung wala, pwede naman mag-order. So, sasabihin sa'yo kung ilang weeks bago dumating. So, at least bago ka pumunta, meron na. So, dapat, bago ka pumunta dun, alam mo na kung ano yung ano, mugs na gusto mo. So, meron silang Facebook page. So, dyan mo nalang tingnan yung mga available na mugs sa kanila. Yun, remember, tingnan nyo lang yung RNH Tire Supply sa Facebook. Mababait sila dun. Hanapin nyo si Romel. Yan, no? Lagay ko rito yung contact number niya para tawagan nyo siya and then sa kanya kayo magtanong. I'm sure he will assist you. So, okay, hanggang dito na lang. I hope I have given you some insights about tires and I hope nakatulong kahit papano. Alright, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!